Kumusta mga bro? Ayun, nabudol na naman tayo ni Shopee. Nakabili tayo ng muffler tip para sa Honda Click. So, plano ko talaga sana, pipinturahan ko yung muffler tip na stock. Kaso, nung naghanap ako ng, high temp na pintura or yun ng spray, ito yung nakita ko. So, buksan na natin to. Ito yung laman niya. Ayan. So, nabili ko to ng 65 pesos. 65 pesos lang yung price nito. Pero, nadagdagan lang dahil sa shipping. So, total na nabayaran ko is 140. So, di ko alam kung legit ba to or kung matibay ba. Pero, try natin. Pero, di ko lang alam kasi material na ito plastic lang. And may nakita akong reviews na natutunaw tong part na to. Madali daw matunaw tong part na to. Siguro dahil plastic siya. Pero subukan pa rin natin. So meron siyang ganito sa plastic niya. Or sa package, sa labas ng package. Tinikitan nila ng ganito. Kasi marami rin nakaka-receive ng item na basag. Or ewan, ba't nilagyan nila nito. So meron siyang 7 days warranty policy. Pero kailangan yung videohan yung pag-open nyo ng item. So, kung wala kayong video, hindi nila i-refund yung item nyo kapag sira or may damage. Yan. Tapos, meron siyang reflector. Dito yan, kalagay. Metadata. Yan, ganyan pala. Yellow green, napili ko. Pero, hindi ko naman lalagay ito. Gusto ko lang, ganito lang siya. So, dito sa kabila, matte black na yung color. Meron pa lang option nito na matte black. Itong nabili lang natin is, carbon. Kasi medyo, para sa akin, dry masyado yung kulay ng, nung matte. Tapos, parang pangit na niya tignan. So, ito siya. Susubukan natin to. Ikakabit natin to. And, titignan natin kung saan naabot yung 65 pesos natin. Kasi, plano ko, pag nalagay ko to, i-reset ko yung trip A ko sa panel. Tapos, kung malusaw man to, tignan natin kung gano'ng kalayo yung matatakbo natin bago to malusaw. Kung malulusaw man talaga. Gaya ng nakikita natin sa reviews. Pero, sana naman hindi. Kasi, maganda naman siya. Okay yung pagkakamitura niya. Meron lang, hindi ko matawag na scratch to. Kasi wala namang rough na texture dito. Siguro pagkapintura talaga to, hindi to nasama. Pero okay siya. Maganda siya tignan. Talagang nakuha niya yung attention ko kasi sobrang mura. Yung iba kasing ganito, nasa 100 plus to 200 plus. Pero ganun din, plastic lang din. So ito, masusubukan natin to. Lagay muna natin. So ayan mga bro, natanggal na natin yung stock na muffler tip. So kakabit na natin tong carbon. So, 3 bolt lang naman yung kailangan mo tanggalin dito. Basta may allen key ka lang. Kaya magpalitan to. Sana lang talaga dito matunaw kagaya ng nasa reviews. So, maluwag siya mga bro. Yun pala. So, ito yung stock. Kailangan mo pa pala tanggalin tong mga rubber na to para ikabit doon sa kabila. So tignan natin kung matatanggal natin to. Okay. Dali lang pala. So, ito yun. Ito yung 3 goma. Lilipat natin sa kabila. Tanggalin lang natin ulit ito. Tap.
Tapos, tuloy lang natin yung goma isa-isa. Ayan. So, ayan na siya mga bro. Bagay na bagay. Sana lang talaga hindi ito matunaw. Kagaya ng nasa reviews. Sobrang ganda niya tignan. So, ito yung odo ng trip A natin ngayon. Tapos, ito naman yung total natin. So, tignan natin kung ilang odo bago siya matunaw. Kung matutunaw man talaga yung plastic niya dahil sa init. So, sa Sabado, ibabiyahe natin to ng medyo malayo-layo. So, sa Sabado, ibabiyahe natin to ng medyo malayo-layo. So, malalaman natin kung talagang matibay ba to or madali ba talaga itong matunaw. Kagaya ng nasa reviews. So, napaandar na natin siya. Pero, hindi naman ganong nakainit yung tambucho. So, dito talaga natin malalaman kung matibay ba to hindi. Kung gusto nyo ng ganito, check nyo na lang yung description. Lalagay ko yung link. So, yan. Nandito na lang muna mga bro. Maraming salamat sa panonood.